Dolphy was the king of comedy. While he has passed away, his humor didn't die, especially among those who looked up to him as their master and learned the craft of making people laugh. Hello. One such student is Herman Salvador, also known as Brad Pitt, or Isko in one of the longest-running TV sitcoms, John and Marsha. Sabi mo, estudyante, anong natutunan mo sa kanya? Wala. Hindi. Hindi. Walang makakalimutan. Kasi hindi siya masalita, pinapakita niya sa buhay niya. Hindi niya kailangan pa ano, kasi bait niya eh. Salvador was writer for John and Marsha and was also part of the production team and an extra in Dolphy's succeeding TV shows like Home Along the Riles. He still remembers the moment he first met the king of comedy. Una ko nakakita yun, para ako may malaria eh. Nanginginig ako dahil ito yung idol ko eh. Ito yung, tapos nakita ko siya personal. Dati ganyan lang siya kalaki. Tapos nakita mo full size eh. Sabi ko, ito yung pinakamagaling magpatawa. Sabi ko, ito yung idol, ito yung hero ko. Salvador remembers Dolphy as a simple man. He remembers their banter on sports and movies and their singing sessions during taping breaks. Now that Dolphy is gone, Salvador says there's nothing left for comedians to do but study what the master has taught. Paano kaya ngayon ang comedy without the king of comedy? Mahirap. Pero andyan naman yan, mapapag-aralan natin siya. Tapos na yung ano niya, yung mission niya rito eh. Ano ang... So yung lahat ng pwedeng gawin niya, nagawa niya na. So yung mga mag-student of comedy, pag-aaralan siya. And while friends, family, and the entire nation grieve over Dolphy's passing, Salvador says for him, the time for mourning is over. Matindo ko na umiisa. At gusto ko kasing umiyak eh. So pumunta ako, umiyak ako na umiyak kahapon. Nalungkot. Siyempre. Pero sa akin, hindi lang day of mourning siguro yan. Ano dapat? Pati night. Hindi, biro lang. Pero, parang hanggang gabi. Rachel Hermosura, ABS-CBN News.